This is a rap. This is a rap. Yeah, pakinggan mo. Mr. President, if you close in on Villar, halimbawa kayo po ang maging number two sa surveys, meaning madidislodge niyo po siya sa number two spot, what will you do if President Arroyo, Gloria Arroyo, offers help to you? Well, as long as there is no condition whatsoever, I'll think about it, but... Definitely, if I ever accept any offer, there must be no condition about it. Uh-huh. You will accept an offer of help from President Arroyo? I don't think I need her help. You don't need her help? No. Ah, okay. Papayag po ba kayo na maging speaker si Gloria Arroyo kung kayo po ang magiging presidente? You are the people. I have to follow the voice of the people. Okay. Meron na po ba kayong kasunduan with Gibo Teodoro, sir? Dahil may mga reports na nag-uusap daw kayo o nag-usap na kayo. And I know he's one of the most qualified presidential candidates. Pero nag-usap na po ba kayo about any arrangements? No. Wala. O baka naman yung mga tao ninyo nag-uusap? Wala. Sigurado po kayo doon? My people are not authorized to talk in my behalf. Do you think a failure of elections is possible? And what are you going to do about it para po hindi magkaroon ng failure of elections? Well, we'll have a series of meeting with we will call a meeting with the other candidates and we'll plan everything. Maybe 1 week before the election. Sino po yung imi-meeting nyo? Sino po yung mga kandidato na yun? I will ask the other candidates like Senator Noynoy, Senator Manny, and Manny Villar, and the rest of the core group of the National and Liberal. Uh-huh. We will plan our action, our counter action, in case there will be a failure of election. We should know. We must be prepared on what to do. Mayor Binay, there were a few people in the camp of Noy Aquino who wanted you to be his running mate. Kinausap po ba kayo? Nag-usap po kami ni Noy, sa totoo lang. Kailan po yun? Pero sinabi niya sa akin, ang kandidato niya si Marrojas, sabi ko, yan ang desisyon mo eh. Ako naman kinukuha rin naman ni Pangulong Erap. Kailan po kayo nag-usap ni Senator Aquino? Bago diniklara niya si Marrojas, siguro mga isa o dalawang araw. No? Ah, okay. Sabi niya, mag-senador ka na lang. Sabi ko, alam mo, Noy, ang karanasan kong kakayahan ko eh, hindi tutugma sa pagka-senador. Kasi ang karanasan ko at kakayahan ko ay sa executive department, sapagkat sa executive department ako. Mm-hmm. Mayor Binay, sabi po ninyo dun sa inyo mga commercials, yung mga ads niyo na ganito kami sa Makati. Lahat ba yon? Halimbawa yung libreng edukasyon, yung free healthcare, meron ng lahat kapag kayo po ang vice president? Ganun magagawa po ba yun? Po yan. Kaya nga ho, sabi nga ho namin yung mga kalaban namin, ngawa na ngawa, kami ho, nagawa na ho namin yun. Yun ang problema ho dito sa bayan. Naranasan na po namin yan. Nagawa po ng Pangulong Erap sa San Juan, nagawa ni Mayor Binay sa Makati, gagawin din po yan sa buong bansa. So, walang halong bola po yung sinasabi nyo, free healthcare, etc. Pati po yung cake, birthday cake, para sa senior citizen. Aba, ang birthday cake, ewan ko kung meron hong gumagawa nun. Kasi yung mga taga-Cavite City, yung birthday cake, pinadadala ho namin sa mga senior citizen. Pagka-birthday nila, pagising nila, lando na po yung birthday cake. Pagbati po ng lusod sa kanila. What primary legislation will you be doing? Una-una sa lahat, kailangan tanggalin yung ibat na yan eh. Kasi yung ibat, tinatamaan lahat ng tao. Okay. Alright. Thank you, Attorney JB. Kasama din po natin si... Para magkaroon tayo ng domestic and foreign investments sa ating bayan. Ang ating susunod na presidente, and I know that will be President Erap Estrada, marami siyang mamanahin na problema ng bangkaroteng gobyerno ngayon. Kaya po, kailangan magsama
kailangan magsama ang pribadong sektor at ang public sector and ang public sector para magtulungan, para mapondohan ang iba't ibang sektor ng ating bayan, especially the sector of agriculture, which will address our primary problem, which is hunger in our country. We have to complete the restructuring of our foreign policy as well as labor. As it is the key in order to fulfill the successfully fulfill the platform of President Estrada. May pending bill ako dyan sa House, ano? Of which I am the co-author of Congressman Escudero. Gusto namin ipabalik ang devolved powers ng agriculture back to the national government. Nang sa ganun po, magkaroon tayo ng uniformity, no? At saka consistency sa policy implementation. Kinakailangan po natin palakasin ang ating sektor sa agrikultura dahil po sa kadami-daming nagugutom. Kailangan po natin palawakin, i-expand. Ngunit ang problema po, pag nagkakaroon ng problema sa technology transfer, dahil nga iba-iba ang policy direction ng local government. Okay. Thank you po, Congressman Plaza. The final stretch. Gusto ko pong makita na magkaroon ng totohanang reforma sa lupa. Hindi lang po yung agrarian reform, yung urban reform, land reform, dapat po magkaroon. Kasi po, pinag-uusapan sa ating bansa yung pagkakaroon ng lupa ng mga dayuhan sa atin. Pero marami tayong kababayan hanggang walang lupa sa mga syudad. Dapat po yun ay tutukan natin sapagkat okay, kailangan ang unang magkaroon ng lupa ay ang mga Pilipino. Senator Enrile, pinag-uusapan po kasi yung failure of elections and all the scenarios, pati a power vacuum. In case of a power vacuum, are you willing to give up the Senate presidency? Alam mo, Pia, sa akin paniniwala, hindi mangyayari yung failure of election. Ngunit, sakali na magkaroon ng ganyan at walang presidente at vice-presidente na mahalal, at lalo-lalo na kung wala rin mga senador na ba mahalal sa Mayo 10, malalaman natin yon pagkatapos ng halalan. Sa Mayo 11, alam na natin kung wala. Ang gagawin ko, ako mismo na ang magbibitiw bilang presidente ng Senado, at hihilingin ko sa aking mga kasama na senador na pipili kami ng bagong presidente ng Senado doon sa mga senador na maiiwan hanggang 2013. Para sa ganon, yung rule of succession pag sa vice-presidente, Senate President, ay uiral. Para sa ganon, walang magiging power vacuum. Pero sa aking paningin, that is a very remote possibility at hindi mangyayari. Okay, very remote as in, can you give it a percentage? Ha? Anong percentage for remote? I would say almost 99.9% na may election tayo na magagawa. May election at may election at mapayapang election. Mapayapang election, okay. Ako nagra-rank ng mataas sa surveys dahil naniniwala siguro yung sambayan ng Pilipino sa akin trabaho sa Senado. At kahit kailan, sa lahat siguro ng mga senador, pero lang kay Senator, kay Senate President Juan Ponce, really, kahit kailan, hindi po ako nag-absent sa Senado. Yung sa nag-iisip na magkakaroon ng failure of election, huwag na sana isipin yon. At ang taong bayan yon, ayon sa mga survey, ang taong bayan ay sabik na magkaroon ng eleksyon. Kaya kung hindi matutuloy ito, baka magkagulo. Talaga magkakagulo. This might be a bloody revolution. Kaya huwag naman sana mangyari. Okay. Kaya ako nanawagan sa sino mang makapangyarihan na sigurado ituloy na ang eleksyon at magkaroon ng mapayapa at tahimik at orderly election para yung tunay na halal ng taong bayan at siya po bilang Pangulo. Dapat lahat ng tao vigilant ano ka. Okay. Maraming salamat po, former President Joseph Estrada and Mayor Jojo Binay at lahat po ng mga senatorial candidates. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga taga-suporta ni Naerap at Binay. At maraming salamat po, Cavite City. Thank you very much for joining us tonight. Join us again next Tuesday, April 27. From Cavite City, I'm your host, Pia Ontiveros, making sure it's nothing personal, walang personalan, strictly politics, politika lang. Thank you, good night.